Arestado sa Maynila ang dalawang suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo ng kanilang kapitbahay. Nabawi ang motor pero kulang-kulang na ang mga gamit nito. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Huli ka ang pagnanakaw ng lalaking ito sa motorsiklo ng kapitbahay niya sa barangay 122 sa Maynila. Yung susi po, hindi ko po nakuha sa may top box. Pag-atraso ng motor ko, pinarada na, pinaparking ko na po. Dahil kampante na po kung akala ko po, nakuha ko na po yung susi. Paglabas niya raw ng bahay, makalipas ang ilang oras, wala na ang motor niya. May tatlo pa umanong kasabwat sa pagnanakaw ang lalaking kinilala na si alias Miko. Si alias Miko at ang isa pang suspect na aresto na. May dalawa naman na pinaghahanap pa ng pulisya. Nakatakas yung dalawa pero na-recover naman yung motorsiklo. Lahat naman ang nagnanakaw na yan, suli binibenta nila. No? Pero tinitingnan pa rin natin doon kung saan nila balak ibenta o kaya gagamitin nila yung motor. Nang maibalik ang motor sa may-ari, may mga nawawala na raw na gamit mula rito. Tinanggal lang po nila yung mga LED ng ilaw, yung top box po, saka yung mga gamit ko po sa loob ng mga tool box. Para po maibenta po. Aminado naman ang mga arestadong suspect sa pagnanakaw. Natutulog ako. Ngayon sabi, itulak daw yung motor. Dala po ng kagipitan. Kaya rin po ako natitiran, kaya nagawa ko yun po. Kasi po, birthday ko po noong araw na yan. Para po magkaroon ng handa. Hindi ko po alam na kapitbahay po pala namin yung ano yung supply na tabo. Pero kung alam ko po, hindi po mangyayari. Humingi ng tawad ang mga suspect. Gayunman, desidido ang may-ari ng motorsiklo na ituloy ang reklamo. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.